Magpapagawa ka ba ng railings para sa hagdanan or balcony ng bahay mo? Ano-ano ang magagandang design nito? Ano ang magiging pasok sa style ng bahay mo? Bagong video para matuto. Well, hello again. Andito na naman ang iyong Kuya Architect. Muli, kung ikay naghahanap ng mga videos relating sa pagpapagawa at pagdi-design ng bahay, yung may mga tips at useful information, well, better subscribe sa ating channel. At pakiclick na ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, again, ano-ano nga bang mga design ng railings na maaari mong magustuhan based sa layout, construction, at materyales na gagamitin dito? Ano-ano ang mga kagandahan at issues ng paggamit ng mga design na ito? Lahat ng yan ay i-discuss natin sa ating video. Tara, simulan na natin! So, first, i-define muna natin ang general function ng isang railings at mga parte nito to better relate sa pag-uusapan natin dito sa video. So, as we know, ang mga railings sa ating mga hagdanan at mga balconies ay may two main functions. Una, ito isang feature kung saan ina-assist tayo sa pagbaba o sa pag-akyat ng hagdan. Ito yung mga handrails. At pangalawa, pinoprotektahan tayo nito mula sa pagkahulog sa mahabang hagdan or sa matataas na balconies. Then, we have also a structural purpose nito. Sisilbi itong structural support para sa mga stairs tulad ng suspended at spiral stairs. And aesthetic-wise, nagbibigay ito ng decorative elements sa ating mga balconies at hagdanan. Ang common parts naman ng railings ay ang following. Una, ang handrails kung saan tayo humahawak or kumakapit. Then, pangalawa, we have the guardrails kung saan sinisecure tayo para hindi tayo lumusot in between the gaps sa handrail at sa surface ng floor or sa hagdanan. Then lastly, ang mga main supports gaya ng balusters or newel post para i-support naman yung handrail at saka yung guardrails. With that, alamin naman natin ang types of railing according to layout o ang itsura at pagkakaayos ng mga frames nito. So may 3 main types nito according to this category. Una, ang horizontal or parallel railings. Second, ang vertical railings. And lastly, ang solid railings. So, ano nga ba ang parallel or horizontal railing? Well, ito isang tipo ng railings kung saan ang mga guardrails ay parallel ang position sa handrails or naka-horizontal. Or kung nasa hagdan is naka-diagonal. So, ang style na ito ay perceived as more modern looking. If kung trip mo ang mga modern aesthetic, then you may choose this horizontal or parallel layout na railing. Well, ang isa lang sa issue nito, especially sa mga balconies or mga open hallways, ay prone ito sa accident sa malilit na bata. Especially, kaya nilang akyatin yung mga railings na yun kasi nga naka-horizontal yung layout. So if naka-horizontal railings ka, dapat extra bantayan mo ang mga maliliit at makukulit na bata. Baka akyatin yung railings at baka sila ay mahulog. Wag naman. Then, ang vertical railings naman, as its name suggests, ang mga guardrails and main frames nito ay naka-vertically aligned. Well, compare sa isang horizontal or parallel railings, mas ligtas or safer ito for little kids kasi mahirap naman tayong akyatin pag nakaganito ang posisyon ng guardrails. But many find this style makaluma or mas classical. But then again, kung gusto mo nga ng classical aesthetic at pinaprioritize mo ang safety ng mga maliit na bata, well, better choose this design. And ang last type ay ang solid naman. Ito naman na instead using guide rails, gumagamit ng solid sheets to cover or to protect us from the gap ng handrail tsaka ng floor para hindi tayo mahulog. For me, safety and aesthetic wise ay mas lamang ka dito. But more on the pricey side or mas dagdag gastos ito. May iba't ibang design din ito that we will discuss later on this video. Now, after nating ma-discuss ang iba't ibang railings based on their layouts, pag-usapan naman natin ang iba't ibang materyales na pwede mong gamitin para dito. Nga ba ang durable, madaling i-maintain, at mas less ang gastos? Tara, isa-isahin natin ang mga ito. Una, ang BI at ang GI metal railing.
sticks. So, itong ang dalawa ang isa sa pinaka-common na ginagamit na materials para sa mga railings. Both sa handrails, guardrails, at mga supports. Both GI and BI are made up of iron materials. GI means black iron. Wala itong protective coating against rust protection. Kaya ang appearance nito ay maitim, kaya BI or black iron. Unlike sa GI or galvanized iron na may zinc coating para again makaiwas sa pangangalawang. It appears silvery in color. So, anong kagandahan ng mga materials nito? Una, ang mga ito ay madaling isource since ito ay mga most common metal sa market. You can choose the circular or rectangular tubes para sa mga handrails. Ring gumamit ng mga square tubes, flat bars at solid bars para sa mainframes at handrails. Sasabing matibay ito dahil nga ito ay made of iron material. Mga solid bars which are 12mm to 16mm ang diameter, or yung mga square type, pwedeng i-twist or i-curve form decorative and more classical na mga railings gaya ng mga ito. Issue lang sa paggamit ng materials nito because bakal nga, ang tendency nitong mag-corrode or mga lawang, especially ang BI pipes. Kailangan talaga apply yan ng proper primer at top coats for better rust protection. Then sa isyung ito, ay hindi ito advisable na gamitin sa labas ng ating bahay. Dahil pwede itong ma-expose sa moisture or sa ulan, maaring dahilan ng pangangalawang. Ito rin ay masasabing good conductor ng electricity, kaya iwasang itong ilapit sa source ng kuryente, especially sa mga kawad or saksakan, para makaiwas sa aksidente. So, may strength and flexibility, but may tendencing mangalawang at maaring maaksidente pag ito'y nalapit sa kuryente. Yun ang BI at ang GI metal railings. Next material naman, ang aluminum railing. Well, ang aluminum nga ay isa sa mga more modern materials na ginagamit natin sa railing. Well, madabi-nabi na rin mga installer at mga supplier ng aluminum, kaya hindi na ito mahirap isource. Aesthetic-wise, masasabi nating pre-painted na ang mga aluminum tubes. Ibig sabihin, may kulay na ito. Merong available na gray, black, or mga brown na kulay. Meron din tayong tinatawag na powder coated, pero mas mahal ito compare sa mga ordinary painted na mga aluminum. Again, kung gagamit ka ng aluminum, most likely hindi mo na kailangan bumili ng mga primer, top coats o mga pintua. But unlike GI and BI pipes, commonly hindi ito ginagamitan ng pag-twist or pag-curve na mga decorative railings. Most likely, it's either horizontal, vertical, or diagonal lang ang pagka-layout ng mga railings na ito. If you are into minimal or modern look, then para sa iyo to. May mga aluminum rectangular pipes din na ginagamit as passive partitions para sa mga hagdanan gaya nito. So, structurally, masasabi nating weaker ito compared sa GI at BI pipes. Very low naman ito na mag-corrode, o hindi talaga ito nangangalawang. Kaya ang mga aluminum railings ay pwedeng gamitin sa labas ng ating bahay. Dito ma-expose sa tubig or moisture or ulan. Pre-painted at may rust protection, pero weaker at hindi ganun ka-flexible. Yun ang aluminum railings. Next material, ang more popular stainless steel. So basically, ang isang stainless steel ay isang metal alloy na gawa sa iron and carbon mixed with chromium at iba pang elements. Ito ay commonly characterized as polished or reflective or may mga semi-gloss or may hairline texture na surface. This can be in silvery or gold yung color. Aesthetically, kung trip mo yung mga polished at metallic na aesthetic, then para sa'yo ang railings nito. So, ang main characteristics nga nito ay ang pagkakaroon ng high rust resistant. So, hindi ito nangangalawang gaya ng aluminum material. So, pwede itong gamitin both sa interior at exterior ng ating bahay. Kasi nga, kahit ma-expose ito sa ulan or sa tubig, hindi ito mangangalawang. Structurally, kasing tibay din ito at flexible ng mga BI at GI pipes. Kasi nga, gawa rin ito sa iron. Din itong i-bend at i-curve
to form decorative details. So with this, masasabi nating nakuha niya ang mga good qualities ng BI, GI, at ng aluminum na material. Which is one, flexible and strong. And second, ito ay rust protected. Madali rin itong i-maintain dahil madali itong punasan. Drawback lang ito ay syempre ang kanyang presyo. Masasabi natin na generally mas mahal ito kaysa mga nauna nating didiscuss na materyales. Conductor din ito ng electricity kaya iwasan natin madikit ito sa source ng kuryente. Strength-wise, static-wise, well, lamang ka dito. Pero again, medyo pricey lang. So, ayun ang stainless steel railings. So, after natin i-discuss ang mga metallic materials, punta naman tayo sa isang organic, ang wooden railings. Kung ang style mo ay Balinese, Old Filipino, or American country cabins, best dito ang paggamit ng wooden railings. Isa nga sa kagandahan nito ay ang kanyang warm and organic aesthetic, gaya ng mga metallic materials. Ang kahoy din can be both handrails and supporting rails. But mostly, vertical layout ang mga guardrails nito. Since may tendency mag-bend ang mga wooden materials with slender dimension pag naka-horizontal position ito. Mostly ito ay into baluster forms, gaya ng mga ito. Ang mga wooden handrail din ay nakokorte or napuporma sa mga decorative styles, gaya naman nito. So, of course, may issue din ang mga material nito. Well, una, dahil nga kahoy, di ito fire resistant. Prone din ito sa termite and water damage. So, na kung hindi talaga hardwood ang ginamit dito. Kaya nga, ideally, sa interior lang ito ng bahay ginagamit. Di kasi ito magandang exposed sa outside environment kung saan ma-expose ito sa tubig ulan. Maganda man ito aesthetic-wise, lalo na kung gagamit ka ng tropical or more classical na style ng bahay, masasabi namang less durable ito compare sa mga metallic materials. But if gusto mo talaga ng kahoy para sa iyong railings, may mga chemicals naman na pwedeng ilagay or i-treat yung mga kahoy para iwas anay at iwas pagkabulok. Speaking of durability, ang next material natin is known to be more durable, ang concrete railing. Of course, alam natin na unlike wood, ang simento ay may termite resistant, fire resistant, at hindi ito nadadamage ng tubig. Hindi rin ito prone sa pangangalawang di gaya ng mga metallic materials. Hindi itong gamitin both sa interior at exterior ng ating bahay. Technically, masasabing flexible din ang materials nito dahil pwede itong ikorba or iforma into different design or styles, decorative man or functional. Gaya ng mga classical balusters or mga moldings, pwede ring laparan ang ledge nito para patungan ng mga halaman or pwedeng upuan. At meron ding gumagawa ng mga wooden looking concrete railings, bali ginagaya nito ang itsura ng wood. Pero simento nga, pinipinturahan lang. Pwede rin gamitin ang simento bilang solid na mga railings, gaya ng mga ito. So basically, flexible and durable. But of course, may issue din ito. Una, hindi ito lightweight. O simple, mabigat ito. Ang structural load nito ay maaring prone to collapse, especially kung hindi maganda pagka-reinforce yung mga balcony or mga ledge natin. Kung may malakas na pagyanig tuwing may lindol. Then second, mas matrabaho itong gawin. Kasi nga kailangan mo pa maghalo ng simento, graba at hangin, maglagay ng mga bakal as reinforcement at hintayin itong matuyo. At syempre, unless gusto mo ng industrial or brutalist na form, ito ay kailangan mong lagyan ng primers or mga pintura. At iba nga, at common ngayon ay nilalagyan muna ng skim coat. So medyo laborious nga. Then kahit masasabing water resistant to, prone naman ito sa growth ng algae or lumot at mga molds pag ito'y matagal na na-expose sa tubig. Kaya kailangan linisin from time to time. So durable at marami ring design options pero mabigat at matrabaho at kailangan mong linisin from time to time. So yun ang concrete railings. From a conventional material, let's go naman into more modern one. Pag-usapan naman natin ang glass railing. Again, kung gusto mo ng mas modern style ang iyong mga railing sa iyong hagdanan sa balcony,
well, juice glass. At commonly ginagamit ito together with the metallic materials gaya ng aluminum and stainless steel. Anyway, meron ding tinatawag na frameless glass railings. Mga solid glass na hindi gumagamit ng mga metallic frames para sa support. Bale, naka-stand alone siya. Pero ang mga edge nito ay dinadal or hindi na matulis. Well, for common glass railings, ginagamit nito para ma-attach sa mga metallic frames ay through screws, bolts, or mga brackets. O gumagamit din ng adhesive na commonly silicone ang material. Tempered glass ang ideal na ginagamit dito, known for its impact resistant or ang strength nito, kaya matibay ito and secure. Ang glass railing nga ay masasabi nating belong siya sa solid surface na railings. Ibig sabihin, hindi horizontal, hindi vertical, kundi isang face. Bukod sa modern aesthetic, ang isa pa sa kagandahan nito ay ang madali itong i-maintain. Dahil nga glass, pwede itong ma-expose sa tubig, kaya madaling linisin. Dahil hindi rin ito water absorbent at may water resistant, pwede itong gamitin, of course, sa labas din ng bahay. Well, isa lang sa downside nito ay ang tendency nitong mabasag. Kasi nga, kahit tempered glass, meron ding breaking point ito. Especially kung malakas talaga yung impact na tumama sa panel or na-dislocate yung frame niya at nag-introduce ito ng crack. Times na ito'y mabasag, nag-produce ito ng mga matatalas na mga shards or mga bitak or mga bubog which are dangerous or nakakasugat. May tendency din itong mag-shatter or mabasag pag na-expose sa matinding temperature, especially kung may sunog. So basically, yun ang glass railings. Anyway, magkakaroon tayo ng isang separate video discussing the glass railings at iba pang gamit ng glass sa ating bahay. Kaya stay tuned. O yun ang iba't ibang layout at iba't ibang materyales na ginagamit natin sa ating mga railings. Well, pwede mo silang i-combine gaya ng wood at steel, glass at aluminum or stainless steel. Pwede rin ang metal and concrete. Depende na sa trip mo. So, sana nakatulong ang videong ito sa pagpili ng design at style ng railings mo. Anyway, kung naghahanap ka naman ng content all about stair design at kung ano ang mga tips para maganda ang paggagawa nito, you can watch this video naman. Again, kung may katanungan kayo, please comment down below. And don't forget to like, share, and of course, subscribe. And always check our channels for more informative and useful contents sa pagpapagawa ng ating mga bahay. Again, this is Kuya Architect at salamat sa panonood. Kita-kits! Bye!